Alright, so guys, welcome to our vlog once again. Si Queenie nga pala ay naligo kasi siya ay aalis na. Isa na naman sa mga apo natin ang aalis na. Siya nga po pala ang anak ni Balat. Okay, so guys, sa video natin, ayan, si Queenie po ay aalis na. At siya po ay mapupunta na sa bago niyang farm mom, tsaka farm dad, for dad. Hello, Queenie. Aalis na po siya. Iahatid na po natin siya sa Pasay. Doon po kasi nakakuha sa kanya. Queenie. Okay, so naligo na po siya. Tapos mamaya gagayak na lang din kami. Tapos pupunta na kami sa terminal hanggang doon sa Pasay. Samahan niyo siya sa journey niya sa pag-alis sa amin. Mahirap man, pero yun talaga. So sa mga sandaling ito guys, nagbabanding na kami ni Queenie bago siya umalis para syempre hindi siya malungkot doon sa kanyang bagong pamilya na naghihintay sa kanya, at ibabiyahe namin siya ng gabi. At sa mga sandaling ito guys, nagpapaalam na siya kay Ate Brian niya, ay kay Tita Brian niya, sa mga huling sandali na makikita niya si Ate Tita Brian niya. Kaya pinapalaro natin sa kanya para kahit paano, syempre hindi natin mamiss si Queenie. At nandito na nga pala kami, hindi nga pala libre si Queenie, may bayad din siya 200 pesos. Kung titingnan ninyo, ito yung mga picture namin at ito naman kami dala ni Queenie. At ito, natutulog na siya dito, komportable na siya. At ito, bago kami umalis, ayan yung mga pangyayari. Nagwawala siya, gusto niyang i-welcome lahat ng pumapasok doon sa bus na sinakyan namin. Lahat inaamoy niya, lahat tinitingnan niya, at ito ang mga pangyayari. Talagang gusto niyang i-welcome lahat. Inaamoy niya, bakit ganun? Ba't ang daming tao? Ba't doon sa loob ng bahay natin wala? First time kasi po niya na nakalabas ng bahay ng malayo. At ito na nga kami, winelcome na nga kami dito ng mga alaga nila mama dito sa may Pasay. Ginabi na kami, mga alas dos na yata to or alauna. Basta mga ganun, kami nakarating ng Pasay. So eto na kami at kinakatok na namin at nagbukas na si mama at kami papasok na sa loob. At nakapasok na nga kami sa loob at welcome na kami ni Hunter. Yan nga pala ang tito ni Balat na si Hunter. Ay, kapatid ni Balat na si Hunter. Tito nga pala yan ni Queenie. Ayan, kita nyo naman, kamukhang kamukha nung tatay niya na si Diggy. So ipapaamoy lang natin para makilala niya yung kanyang pamangkin. At alam niyo naman, si Hunter talagang ayan ang ginagawa niya sa tita niya. Nung umakyat kami sa taas, tulog na tulog, at kanyang ginising ng kanyang halik si Tita Sarah. At bumaba nga pala muna kami para magkape. At ito nga yung nanay ko, takot kay Queenie. At ito nga si Hunter, na kung ngayon lang nakakita ng kauri niya yata itong bata na to. At grabe ang excited niya sa pagkakita kay Queenie.
Kala niya yata chicks na, eh hindi pa. Eto nga pala si Queenie, medyo naninibago sa bahay kasi eto yung bahay sa Pasay. Wala kami sa kabanatuan. So, eto na siya. Ipinapakilala namin si Hunter ang ginagawa kay Queenie, hahabulin at kanyang re-rapen. Tignan niyo mabuti itong bata na to. Oh, bata pa yan. Baka makulong ka dyan, Hunter. At ito na nga, naglalaro na sila, kinabukasan na nga pala to, umaga na nga pala to, at medyo hindi na niya sinusundan-sundan, ayan na, at siya ay relax na rin sa bahay, at ayun yung ihi ni Hunter, naka-display pa, at ayan, naghahabulan silang dalawa, relax na rito si Queenie, kaya lang nakukulitan doon sa kanyang tito na si Hunter, ayan, takbo dito, takbo doon yung ginawa nung dalawa. Pagkatapos silang magtakbuhan, syempre hindi mawawala ang kainan. Kaya sumubsob na kagad si Queenie, nagutom na parang leon na gustong kainin pati si Hunter. Kaya lang hindi pinapansin ni Hunter si Queenie habang kumakain kasi si Hunter ay takot kumain. Kung titignan ninyo, amoy-amoy lang doon kasi si Hunter sinusubuan pa ng nanay niya. At si Hunter nga pala ay mama's boy. Nakakahiya ka naman, Hunter. Nakita pa na pamangkin mo ang ginagawa mo dyan sa may Pasay. At ito na nga guys, yung pinakamalungkot na panahon sa paghiwalay naming dalawa ni Queenie. Ito yung magpapaalam na kami kasi babiyahin na kami papa Manila. So kinuha ko muna siya doon sa may cage niya para magpaalam sa kanya at sinabihan ko siya na magpapakabait siya doon sa may Bicol. Kasi guys, sa Bicol pa siya dadalin nung umampon sa kanya. Kaya dito namin siya dinala sa Pasay kasi tiga dito yung umampon sa kanya or yung kumuha sa kanya. And then after mga 2 days or a day, guys, dadali na siya sa Bicol kasi siya ay ireregalo nung isa sa kaibigan natin dito sa Pasay sa anak niya na magde-debut. At nagpaalam na rin ako kay Hunter at kami ay uuwi na nga ng kabanatuan sa mga sandaling ito. Kung makikita ninyo, hindi na kami pinapansin ni Queenie, malungkot na siya at tumabi na siya doon sa katabi niyang stop toy na akala niya ay nanay niya or kapatid niya. At ito na nga, aalis na kami, nakakalungkot man isipin, pero ganun talaga ang buhay. May darating at may aalis. Nalulungkot na nga din tong si Hunter. Hindi na rin kami pinapansin kasi siguro nararamdaman din niya na papaalis na ulit ako kasi si Hunter po ay galing din sa Kabanatuan City.